nagtatanong sa akin paano maglagay ng oil cast can at anong purpose niya. So ito, gumawa kami ng video para ma-introduce ko sa inyo yung mga oil cast can namin ngayon sa Retrofish Garage. So nakikita nyo rito sa table namin mga oil cast can namin na aluminum. So ito iba dun sa mga nabibili natin sa ano, sa mga marketplace na ano, Shopee na branded. So pinili namin to kasi mas gusto namin yung build at saka gagamit tayo ng mga AN fittings saka braided hose. So ano yung mga meron kami? Meron kami 2 liters. So good for ano to, for diesel engines, malalaki natin sa sasakyan. Ito naman, 1 liter. So, mayroon tayong dalawang choices dito ngayon. Tapos, may mga, ano to, may mga filter sa ibabaw. So, pwede nilagyan ng filter sa ibabaw. Okay. Para siya, serve as breather filter. Okay, so, ito, AN10, yung size niya, tawag dyan, AN10. So, pasok yan dyan sa dalawag yan, itong mga filter natin. Sama na to pag bumili kayo ng oil cast can. Ngayon, paano siya bina-assemble? So sa oil cast can, first hanapan natin siya ng pwesto sa sasakyan. Saan ba siya madaling ma-access? Bakit? Kasi importante itong oil cast can sa paglalagay sa mga auto natin. Actually, ano siya, inaano, nirecommend ng mga expert na maglagay ng oil cast can kasi ito yung mag-iiwas na magkaroon ng build-up or tinatawag nating mga carbon deposit or sludge dun sa buong sistema ng makina natin. So, ang function niya, saluhin yung mga excess oil na sinusuka nung ating makina. So, ang makina natin, di ba, may piston. So, yung makina natin may piston para mag-function siya, gumagalaw yung mga piston natin. So, yung piston na yan, nag-recreate ng compressed air sa ibabaw. So, pag napansin nyo ang makina natin, meron doon na parang hose galing sa makina, binabato sa intake. So, ang tawag doon is yung breather hose. So, doon natin ilalagay yung mga oil catch can natin para pagka nagkaroon na nilabas niya yung compressed air na may kasama minsang oil, lalo na sa mga diesel, malakas sumuka ng compressed air na may kasamang oil, sinasalo ng oil catch. So, ang ibabalik na niya sa intake nyo is mas malinis na air na. So, wala na yung ano kasi may ipon na rito yung oil. So, ganun din sa gas engines, may mga mas malakas nga lang sa diesel yung nangyayaring ganon. So, nakakatulong to para ma-avoid natin yung pag-create ng sludge at saka grime, saka ano pa ba, yung carbon deposits doon sa dinadaanan lahat ng buong sistema. Pwedeng sa EGR, pwedeng mag-build up dyan sa throttle body, mag-build up dyan sa intercooler. Kaya pag minsan ang dumi ng intercooler, ang bilis kasi yun yung mga excess oil na kasama ng air. So, yun. Try to ring your search kung ano purpose ng oil cast can, kung maaaring meron ako hindi nabanggit sa function niya. So, ito. Balik tayo dito. Ito yung ano, yung oil cast can natin. Ang kagandahan sa oil cast can natin, o OCC, gagamit tayo ng fittings. So, first gagamit tayo. Kailangan malaman muna natin kung anong hose ang gagamitin. So, may iba-ibang hose kasi, sizes. Kaya, ito, kailangan malaman namin yung sukat ng gagamitin nating hose. So, merong paraan dyan, kailangan dumalaw kayo sa amin para makita natin yung hosta, size ng hose na gagamitin or pwedeng sukatin nyo kung ano yung existing hose na ginagamit dun sa breather bulb nyo. So, ito, sample, gumamit, meron akong AN10 na hose at saka AN6 na hose. Ngayon, sa sample muna, para ma-connect natin dito sa oil cast can,
kailangan na ikabit natin to. Ito ang tawag dito, TN reducers. Kasi ito yung magdudugtong doon sa mga AN fittings natin. So for example, ito, gagamit tayo ng halimbawa, ang sinukat natin sa makina natin is AN10 na hose. Ito yung size ng ginagamit nyo na normal sa makina nyo at nasukat nyo, at ito ang gagamitin natin. So kailangan nyo ng ito, connector na to, reducer, para maging AN10 siya. So kailangan kabitin dyan. Okay, tapos ipita natin, tapos dito natin ilalagay yung pinaka fittings. So ganyan lang yan. At the same time, yung isa ganun din, lalagay nyo yung pinaka adapter, AN adapter, na pwede nyo yung reducer, tapos dyan ilalagay yung yan yung ilalagay yung isang hose. So yun, naka-fittings ngayon yung oil trash can. So mas malinis tingnan, mas avoid sa leak, tsaka mas gusto kong oil trash can na ganito, yung taas-baba. Oops, sorry. Yung taas-baba yung hose, kasi yung iba magkatabi. So ang nangyayari doon sa magkatabi, imbis na maipon yung lungs dito, iniigup na rin ng kapatakatakatabi. So mas maganda yung yan, taas baba, kasi ito yung ano niya. So ganyan na magiging itsura ng oil cash kanyo. Ngayon, may nagtatanong sa akin, sir, paano yung ano, paano pagpuno na? Paano yung pag sorry, may vlog na lahat. Paano pagpuno na yung oil cash can? Pagpuno na yung oil cash can, meron tayong ano rito, access sa ilalim. So ito, yung drain. Meron tong plug din na diroskas. So, pwede dyan, kukunin nyo yung ano. Kung wala kayo ng cup, tapos kunin nyo yung excess na lang. So, ganun lang siya. So, mabilis ba mapuno to? Yes, lalo na sa mga diesel. Mabilis siyang magkaroon ng oil. Kaya, tuwing magpapapimes kayo, pansinin nyo lagi na laging wala na sa level yung oil nyo. Kasi nga, napupunta doon sa buong sistema kung wala kayong oil cash can. Or, kung may oil cash can kayo, napupunta siya rito. So, yun lang. Papakita ko mamaya yung actual na ginawa namin sa auto namin. Para maintindihan nyo lalo. Ito yung example natin ng oil cash can na kinabit namin sa estrada namin. So, ito yung mga diniscuss ko kaninang pesa. Steel braided hose na may fittings papunta sa oil cash can. Tapos may mga hose finishers, ito optional. Kung gusto nyo, pwede nyo lagyan para magandang tingnan. So yan, ito yung sinasabi ko na ano, na PCB valve na galing sa makina natin, at dyan manggagaling yung compressed air na merong kasamang oil. So sumusuka siya ng may oil. So ang tulong ng oil cash can natin para saluhin niya yung oil na yon. At pag binalik niya sa ating intake, malinis na siya. Hindi nakasama yung oil na yon. So, hindi maapektuhan yung buong sistema ng sasakyan. So, mapipigilan natin yung build up ng mga sludge sa lahat ng dinadaanan niya. So, sa intake, sa charge pipes, EGR, so yon. So, yan, medyo iba lang yung oil catch can natin ngayon kasi ito yung previous namin na ano, pero magkakaroon ulit tayo niyan. So, ang mahalaga na ipakita ko sa inyo kung paano siya minamount, at dapat alam natin yung hose na gagamitin natin. Size nito at ito. So, may options din iba na itong pagbabalik, yung return, pwede yung nakalaylay lang dyan, pwede rin naman yon. Kailangan lang ma-delete yung area na to. So, yun, maraming gumagawa noon na nakalaylay lang yung ano, yung itong return na pabalik nung galing sa oil cash can. So, pwede rin naman na ganito. Okay? So, yan yung example. So, yan. Mas maganda kasi yung mga naka-fittings yung ano, yung oil, yung ano, yung hoses. Mas malinis tingnan. Okay.